Una sa lahat, inilabas na ang video ng pagsagip sa mga tripulanteng sakay ng barkong inatake sa dagat na malapit sa Yemen. Karamihan sa mga sakay niyan, mga Pilipino. Dalawang kababayan natin ang nasawi sa missile attack. Ang iba pang detalye, abangan maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline Tonight, Pastor Apollo Quiboloy pwede nang isama sa red notice ng Interpol matapos iutos ng Korte sa Amerika na i-unseal ang kanyang arrest warrant. Mga senador, parang pagong daw sa pagtalakay sa bersyon nila ng charter change ayon sa isang kongresista. Dating First Lady Imelda Marcos, bubuti na raw ang lagay ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa Frontline News Abroad, mga estudyanteng pasakay ng bus sa Amerika biglang pinagbabaril ng mga armadong lalaki. Sa Showbiz Tonight, Sara Geronimo may special shoutout sa kanyang Mommy Divine sa Billboard Women in Music Awards. At American rapper na si Cardi B trending matapos kumain ng balut. Inilabas na ang video ng pagsagip sa mga tripulanteng biktima ng pag-atake ng mga rebeldeng Houthi sa isang barko sa dagat na malapit sa Yemen. Dalawang Pilipinong seaman ang namatay habang dalawang iba pa nating kababayan ang lubhang sugatan. Nanawagan ng mga kaanak ng mga tripulante na mapauwi na agad sa Pilipinas ang kanilang mga mahal sa buhay. Nasa frontline ng balita yan si Reniel Pawit. Sakay ng helicopter, sinagip ng Indian Navy ang mga tripulanteng ito sa Gulf of Aden na malapit sa bansang Yemen. Mula sa isang inflatable boat, isa-isa silang iniakyat sa rescue chopper. Ang mga tripulanteng ito ang mga sakay ng barkong MV True Confidence kung saan may kasamang mga Pinoy. Binomba ito kahapon ng mga rebeldeng Houthi bilang suporta nila sa Hamas na nasa gitna pa rin ng giyera kontra Israel. Ayon sa ating Department of Foreign Affairs, 20 seafarers ang sakay ng barko. Tatlo ang namatay sa missile attack ng Houthi, dalawa rito mga Pilipino. Nakausap ng News 5 ang may bahay ng isang nasawing Pinoy seafarer. Isa lang ang kanyang panawagan. Gusto ko lang po talaga na may uwi po na po yung... Kung may uwi po talaga, agad-agad po sana. Kasi hindi ko pa naman po alam kung patay na ba talaga. Kasi wala. Ang sabi naman nila... Hindi pa naman talaga confirm. Kasi wala pa naman talaga nakikita remain. Kinondena ng DFA ang pag-atake ng Houthi sa naturang barko. Inaasikaso na rin ang pag-uwi ng 12 Pinoy. Gayon din ang repatriation ng 13 Pinoy seafarers na nakaligtas sa pag-atake, kung saan dalawa ang lubhang sugatan. Nakausap na rin ang OWA o Overseas Workers Welfare Administration ang kaanak ng isa sa mga napuruhang Pinoy. Gusto ko pong malaman, gaano ka okay po? Ano po yung nangyari sa kanya? Ano yun po? You're seriously burned, but as naagapan naman kagad at nadala kagad sila sa ospital, and dalawa sila eh. Dalawa silang yung cook. Anyway, basta bibigyan ka namin kaagad-agad. We assure you. Kaya kami lagi nakabantay today. Kahit na madaling araw, bibigyan ka namin kaagad ng update. Kwento naman ng isang misis ng sugatang Pinoy na kapag abiso pa raw ang kanyang mister na dadaan sila sa Red Sea na kontrolado ng mga Houthi. Sabi mo siya na dadaan sila sa war zone, high risk area nga daw po. Takot, kinakabahan kasi first time niya po yung ganung ano eh. Dati mga pera-perata lang, ngayon po talagang mga ano na eh, terorista na eh. Sa gitna ng dumaraming insidente ng pag-atake ng Houthi sa mga barko sa Red Sea, pinag-aaralan na raw ng DFA at ng Department of Migrant Workers kung paano pipigilan ang mga Filipino seafarer na sumampa sa mga barkong dadaan sa Red Sea. Nagbabalita mula sa frontline, Reniel Pawid, News 5. Halos lahat ng mga resupply boat ng Pilipinas under repair or inaayos pa matapos banggain o bombahin ng tubig ng China. Paano na ang mangyayari sa mga susunod na resupply mission sa Ayungin Shoal? Nasa frontline ng balitang yan, Camille Samonte.
Ito ang aerial video ng pangaharas ng China sa resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal nitong Martes. Pinagtulungan ng mga barko ng China Coast Guard ang hindi hamak na mas maliit nating bangka na unay sa May 4. Dahil dito, nagkabasag-basag ang mga salamin ng bintana ng bago pa man din nating bangka sa patuloy na pambobomba ng tubig at pangbabangga ng China na pipinsala ang ating mga bangka kaya nauubusan tayo ng pang-resupply mission. Sa kabuuan, 5 ang resupply boat ng Pilipinas na ginagamit sa rotation and resupply o RORE mission sa BRP Sierra Madre. Ang Unayza May 1, 2, 3, 4 at ang ML Kalayaan. Ang problema, ang UM1 ay nakaschedule pang i-repair. Ang UM2 ay inaayos din matapos mabangga noon ng barko ng China. Ang UM3 naman pwedeng gamitin pero masyado itong maliit at hindi kaya makipagsabayan sa malalaking alon. Ang UM4 ay bago pero nagkabasag-basag ang bintana kamakailan lang. Ang ML Kalayaan naman inaayos pa matapos i-water cannon noon ng China Coast Guard. UM4 is still good. We will use it on Unayza May 4. Based on our computation, the drop is good. It can enter the shoal. Pagtitiyak pa ng AFP Western Command, hindi sila papayag na maubusan ng pagkain, tubig at gasolina ang mga sundalong nakaposte sa BRP Sierra Madre. Ayon sa Philippine Coast Guard, balak nilang mag-deploy ng mas malalaking barko sa West Philippine Sea. Suportado naman daw ni Pangulong Bongbong Marcos ang modernisasyon ng Philippine Coast Guard at kabilang dyan ang pagkakaroon ng mas maraming barko. Ayon naman kay Chinese Foreign Minister Wang Yi, hindi magpapaawat ang China sa pagdepensa sa kanilang karapatan alinsunod anila sa batas. Aaksyonan daw nila anumang panghihimaso. Dagdag pa ng China, malinaw na ang Pilipinas anila ang hindi sumunod sa international law. Bumuelta naman ng Philippine Coast Guard. Taktika ng China na palabasin tayo ang may kasalanan. Kahit kitang-kita naman sa mga video kung sino ang tunay na haharas. Nagbabalita mula sa frontline, Camille Samonte, News 5. Planong gawing taunan ang joint military exercises ng Pilipinas at ng Australia. Pero aminado si Pangulong Bongbong Marcos na nakadepende pa rin ito sa tindi ng tensyon sa West Philippine Sea. Nasa frontline balitang iyan, Maricel Halili. We are conducting these exercises so that kay Pangulong Bongbong Marcos mismo nang galing. Dapat magsagawa ng mas marami pang joint military exercises ang Pilipinas kasama ang mga kaalyadong bansa. Kasunod ito ng panibagong panghaharas ng China sa mga barko ng Pilipinas sa resupply mission sa Ayungin Shoal nito lang Martes. Bago umuwi mula sa Melbourne, Australia kagabi, sinabi ng Pangulo na malaki ang benepisyong makukuha rito ng Pilipinas. And when I say work together, it is not only for defense and security, it is also for disaster preparedness, disaster assistance that they might bring. Should there be a disaster such as Yolanda or Odette once again in the Philippines. Kaya naman pinag-aaralan na raw ng gobyerno kung dapat na ring simulan ang taunang joint military exercises ng Pilipinas at Australia. Pero aminado ang Pangulo na hindi madali ang paghahanap ng tamang oras para rito. Well, the scheduling of this is really really depend upon situation in the West Philippine Sea, whether or not the threat levels and the tension levels are increasing or decreasing, and as to having yearly exercises, well, that's probably something that we can discuss. Sabi ng Pangulo, napag-usapan sa pagbisita niya sa Melbourne ang tungkol sa Visiting Forces Agreement sa pagitan ng dalawang bansa. Bukod sa Amerika, tanging sa Australia lang merong VFA ang Pilipinas. Agosto ng nakaraang taon, isinagawa ng Pilipinas at Australia ang kauna-unahang amphibious landing at air assault exercise. Ginawa ito sa West Philippine Sea. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Pwede nang isama sa red notice ng Interpol si Pastor Apollo Quibuloy. Yan ay matapos si utos ng korte sa Amerika na i-unseal o buksan ang kanyang arrest warrant. Narito ang aking report. Ipinag-utos na ng korte sa Amerika na i-unseal o buksan ang arrest warrant doon laban kay Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Quibuloy. Kasunod ito ng hiling ng United States Attorney Criminal Division na humahawak sa kaso. Fraud, coercion, sex trafficking ng mga bata,
conspiracy at pagpupuslit ng mga pera ang ilan sa mga kasong kinakaharap ni Kibuloy sa Amerika. Ayon sa abogadong si Attorney Buco de la Cruz, malaki ang implikasyon ng unsealing ng arrest warrant. Posible umanong mapadali nito ang extradition o sapilitang pagpapapunta kay Kibuloy sa Amerika para harapin niya roon ang kanyang mga kaso. Pag ito ay na-unseal, makikipagtulungan na siya sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at tulad ng Interpol, which is an coordination, no, samahan ng iba't ibang pulisya sa buong mundo. So malalagay na siya sa red notice. Pagdaan niya sa anumang airport, maaari na siyang i-detain. So yung unsealing ay bahagi ng extradition process. Ibig sabihin, ang susunod ng hakbang ay hihingi sila ng tulong sa ating Department of Justice upang i-serve ang warrant or i-extradite at ipadala sa Amerika ang akusado. Nauna nang pinabulaanan ng kampo ni Kibuloy ang lahat ng aligasyon laban sa kanya. Dito sa Pilipinas, may ilang mambabatas namang pumipigil sa pagpapaaresto ng Senado kay Kibuloy. Nangangalap ng pirma si Senador Robin Padilla sa mga miyembro ng Senate Committee on Women and Children, Family Relations and Gender Equality. Layo nitong baliktarin ang musyong ipakontempt si Kibuloy dahil sa hindi niya pagdalo sa nagdaang hearing kahit meron na siyang sampina. Kaugnay ito ng mga reklamo ng pangmamaltrato at panggagahasa sa ilang miyembro ng kanilang simbahan laban kay Kibuloy. Ayon kay Padilla, bayani ang turing niya sa pastor. Nakasama raw niya si Kibuloy sa paglaban sa New People's Army noong Administrasyong Duterte. We deserve, para sa mga mata ko, ng isang tao ang tingin ko bayani sa pakikipaglaban niya sa komunista na naging kasama ko. Eh, ganitong klase, papayagan ko, ma-iskandalo. Teka muna. Nasaan ang utang na loob natin sa serbisyo ng taong ito na inalay niya sa paglaban sa komunista? Hindi rin daw dapat Senado ang tumidinig sa mga reklamo laban kay Kibuloy, kundi ang Department of Justice. Ito ay usapin ng isang pananampalataya. Huwag natin ialis ang usapin na yon sapagkat meron tayo sa konstitusyon na paghihiwalay ng religion at ng Estado. Nilinaw naman ni Senator Padilla na hindi niya campaign contributor si Kibuloy noong eleksyon. Ibang pabor daw ang ibinigay sa kanya ng pastor. Una na yung dasal. Dasal, napaka-importante nun. Doon sa channel niya, sa SMNI, nabigyan niya ako ng airtime na wala akong binabayaran. Yung mga panahon na walang tumutulong sa akin dahil ako naman ay walang pera sa kampanya. Yung helicopter niya, pinahihiram niya sa akin. Yung mga ganong klaseng pabor. Sa 14 na miyembro ng komite, 8 ang kailangang mapapirma ni Padilla para mabaliktad ang contempt order. 4 na silang pumirma kabilang sina Senators Bongo, Amy Marcos at Cynthia Villar. Ayon kay Villar, pumirma siya dahil hindi raw siya naniniwala sa mga alegasyon kay Kibuloy. Kaibigan ko si Pastor Kibuloy, mabait siya sa aming pamilya. At nagtataka ako din sa case na yan. Kaya medyo hindi ako masyadong naniniwala din. Kinausap din daw ni Padilla sina Senators Grace Poe at Rafi Tulfo. Pero tumanggi silang pirmahan ang written objection na ipaaresto si Kibuloy. Kabilang din si Senator JV Ejercito sa mga unang pumirma pero binawi niya ito matapos umano niyang pag-aralang mabuti ang mga impormasyon at testimonya ng mga testigo kaugnay sa alegasyon ng panggagahasa laban sa pastor. Binigyan ng hanggang March 12 si Padilla para kumalap ng 8 pirma para hindi i-contempt ng Senado si Kibuloy. Bumubuti na raw ang lagay ni dating First Lady Imelda Marcos. Sa isang pahayag ngayong gabi, ibinalita ni Pangulong Bongbong Marcos na mas maayos na raw ang pakiramdam ng kanyang ina. Gising pa nga raw ang dating unang ginang nang bisitahin siya kagabi ng Pangulo pag-uwi niya mula sa Melbourne, Australia. Unti-unti na rin daw humuhupa ang kanyang lagnat at patungo na sa recovery.
pero nagdesisyon daw ang kanilang pamilya na manatili pa rin sa ospital ang dating first lady hanggang matapos ang kanyang antibiotic treatment. Una nang sinabi ng Malacañang na fake news ang mga kumakalat na balitang pumanaw na ang 94 years old na si Imelda. Binasura ng Korte Suprema ang petisyong humaharang sa PUV Modernization Program ng gobyerno dahil sa technicality. Sa desisyon ng Supreme Court, ginit itong walang sapat na legal standing ang petisyon ng transport group na Bayo Association Incorporated. Nilabag daw ng grupo ang Principle of Hierarchy of Courts. Ibig sabihin nito, dumiretso sila agad sa Korte Suprema imbis na dumaan muna sa mas mababang korte. Kahit daw nagsuminti pa ng certificate mula sa Securities Exchange Commission ang grupo, kulang pa rin daw ito. Gid pa ng Korte Suprema, hindi napatunayan ng Bayo na mga operator at driver ng jeep ang kanilang mga miyembro. Ang belta naman ng grupo, aabot sa 500 driver at operator ang miyembro nila na tsak na maapektuhan ng PUV modernization. Iaapelaro ng grupo ang desisyong ito ng Korte Suprema. May libreng sakay bukas sa MRT at LRT 2 para sa mga babae. Para yan sa selebrasyon ng International Women's Day. Dalawang beses ang libreng sakay. Una mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga. Mauulit yan mula alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Ayon sa pamunuan ng MRT at LRT 2, pasasalamat nila ito sa ambag ng mga babae sa ating lipunan. Susunod, dalawang trabahador sa Kalinga patay matapos makalanghap ng nakalalasong hangin mula sa hinukay nilang balon. Mga kawatan, may bagong modus daw para salisihan ang mga nag-withdraw sa ATM. At live action adaptation ng Avatar The Last Airbender extended ng dalawa pang seasons. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Namatay sa pagkalaso ng dalawang construction worker sa Kalinga habang naghuhukay ng balon. Yan at iba pa sa report ni Dave Abuel. Ito ang balong hinukay ng dalawang trabahador sa Tabok City, Kalinga nitong Martes. May lalim itong halos 30 talampakan. Base sa imbestigasyon ng mga pulis, unang bumaba ang construction worker na si Ernesto Banwa. Nang makarating sa ilalim, sumigaw daw si Ernesto at dumaing ng pagkahilo. Doon na sumunod ang kasamahan niyang si Eduardo Ramirez para sagipin si Banwa. Pero habang pababa ng balon, nahilo rin daw si Ramirez at tuluyang nahulog sa ilalim ng balon. Nagtulong-tulong ang mga residente para mayaho ng mga biktima. Isinugod sila sa ospital pero binawian din ang buhay. Napag-alamang walang suot na protective gear ang dalawa. Ayon sa mga otoridad, gas poisoning ang ikinamatay ng mga biktima. Inaalam pa kung anong uri ng gas ang nakalason sa kanila. Sa Tabok City, Kalinga pa rin, dalawang naaagnas na bangkay naman ang nahukay sa masukal na taniman ng kape. Ayon sa mga otoridad, nakasuot lang ng disposable diaper ang mga bangkay ng isang babae at isang lalaki nang matagpuan nitong Linggo. Posible raw na isang buwan nang nakalibing ang mga bangkay. Nadiskubre ito nang i-report ng isang residente ang masangsang na amoy sa lugar. Nahihirapan pang matukoy ang pagkakakilanlan ng dalawa. Bukod sa naaagnas na wala ring nakitang ID o anumang personal na gamit sa mga bangkay. Posible raw na hindi tagaroon ang mga biktima dahil wala namang naiulat na nawawala sa lugar. Posible rin daw na hindi doon pinatay ang dalawa. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, nalalapit na po ang tag-init. Posible na ideklara ng PAGASA ang simula ng dry season sa susunod na dalawang linggo. Kaya ang MMDA may kinasang special break sa mga traffic enforcer at mga street sweepers. Nasa frontline balitang yan si Elaine Fulgencio. Hindi pa idinideklara ang tag-init pero ang tindi na ng alinsangan. Patikim pa lang daw yan ayon sa PAGASA. Ngayong Marso, posible raw umabot sa 34.5 hanggang 36.2 degrees Celsius ang maximum temperature sa Metro Manila. At pwede pa raw yung pumalo sa nakakapasong 43 degrees Celsius. Pagdating ng April and May, mas mataas pa talaga ang heat index, taas ang air temperature. Ito po yung instrumental, mini-measure ng thermometer. And then mataas din ang humidity during those months. That's why yung heat index ay tumataas.
Ayon sa PAGASA, posible na nilang ideklara ang simula ng tag-init o dry season sa susunod na 2 linggo. Bilang paghahanda rito, may sisimulang programang MMDA para sa kanilang mga traffic enforcer. Tinawag nila yung summer heat break. Sa ilalim nito, may 2 30-minute break ang MMDA traffic enforcer sa umaga at hapon. Pwede rin silang magpa-check ng blood pressure at may libre ring tubig. Hindi lang ito para sa 2,500 traffic personnel. Kasama rin sa makikinabang dito ang 1,500 street sweepers. Sa ngayon, lunch break lang ang pahinga ng traffic enforcers at street sweepers. Usually every year, may mga naitatalaho kaming mga yung nagko-collapse because of summer yung heat. Sobrang nagkaka-heat stroke sila. So mas binabuti po namin ngayon, mas maaga na mag-prepare at umikot just to make sure na yung mga enforcers namin ngayong mainit na panahon, at least mamonitor namin yung health nila, yung BP. Kapag may tauhan silang tumaas ang BP, magpapahingain daw muna at iiwas na mabilad sa araw. May mga nurse din daw na i-deploy ang MMDA. Sisimula ng summer heat break sa March 15, natatagal hanggang May 30. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Parang pagong daw sa baga ng pagtalakay ng Senado sa pag-amyenda ng economic provisions ng saligang batas. Yan ang patutsada ni Iloilo 1st District Representative Janet Garin sa mga senador na tumututok sa charter change. Anya, buti pa raw ang Kamara, naaprubahan agad ng committee report ng Resolution of Both Houses No. 7. Dapat daw, bilisan na ng Senado ang RBH No. 6 para tuluyang maamyendahan ng economic provisions. Wala naman daw problema kung hiwalay na magbotohan ang Kamara at Senado kaugnay ng economic tsatsa. Nauna naman ang sinabi ng Senado na binubusisi nila ng husto ang charter change. We really do hope that Congress and Senate can sit down and work together. But at the end of the day, ang hirap nga pag-usapan ng provision na yan. Nakikita naman natin, napakabagal at parang pagong ang pagtakal nila ng RBH 6. Kung gaya namin ay gulong-gulo na rin kayo sa usapin ng Chacha at ng Constituent Assembly o yung CONAS, bibigyan lamang po namin kayo ng simpleng o mas simpleng update. Sa kabila po ng bangayan at ang urong sulong na usapin ng Chacha sa darating na Miyerkules, March 13, itutuloy na rin po ng Kongreso ang kontrobersyal na Constituent Assembly o CONAS. Opo, irerekta na raw ng CONAS sa kabila ng patuloy na agam-agam ng Senado. Ito rin po ay kahit hindi pa rin nareresolba ang isang napakalaking tanong kung paano nga ba talaga ang proseso ng Constituent Assembly. Ayon po sa liderato ng Kongreso, ipapasa nila sa second and third reading sa March 13 ang Resolution of Both Houses No. 7. Ito po yung panukala na nagsusulong ng 3 amendments sa 1987 Constitution, ang pagtanggal ng foreign restrictions sa education, advertising at public utilities. Hindi lang po ganong kontrobersyal yung mga amendments na yan, lalo't napagkasundo na po yan dati pa sa Senado. Ito po ang mga mas kontrobersyal na issue. Sa kabila ng unang napagkasunduan, inunahan ng Kongreso ang Senado sa pagsulong ng CONAS. Noong Enero, nagkasundo kasi si Speaker Martin Romualdez at Senate President Mick Zubiri na hahayaan muna nila ang Senado na i-adapt i-adapt na lamang ng Kongreso ang napagkasunduan ng mga senador. At hindi nga po yan natupad. Ang Senate version, ang Senate Resolution or ang Resolution of Both Houses No. 6 ay nasa committee level pa rin at mukhang hindi po matatapos bago magmayo. Pero ang House version, iraratsyado na nga nila sa dating na Miyerkules. Pero ang pinakamalaking kontrobersya ay ang proseso o yung kakulangan na proseso ng CONAS, lalo na po sa sistema ng botohan. Sa Article 17, Section 1 ng Constitution, hindi naman kasi nakalagay kung paano gagawin ang CONAS. Katunayan, hindi nga binabanggit doon ang katagang CONAS or Constituent Assembly. Ang nakalagay lamang, pwede ang pag-amyenda sa pamamagitan ng 3/4 vote ng Kongreso. Sa Senate version ng Charter Amendments o yung RHB No. 6, klaro pong nilagay na voting separately ang Kongreso at ang Senado. Ang pangamba kasi ng mga senador ay malulunod ang kanilang boto sa dami ng mga congressmen, 315 versus 24. Sa version naman ng Kongreso, wala pong ganito. Nakalagay lamang, upon a vote of 3/4 of all its members na pwedeng i-interpret
na voting separately or voting jointly. Sabagay, kung itutuloy nga ng Kongreso ang CONAS ito sa Miyerkules, talagang magiging voting separately na sila dahil ayaw pa rin itong aksyonan ng Senado. Sa ngayon, ayon kay Senate President Mick Zubiri, medyo alanganin pa siya kung makukuha niya ang 3/4 vote ng Senado para sa CONAS o 18 senador. Pero kasi kung may 7 senador lamang na tumutol dito sa CONAS, lubog na po kaagad itong CONAS. Isa pang hindi pa rin malinaw kung pwedeng magkahiwalay ang deliberasyon ng dalawang kapulungan o kung kailangan pa bang mag-officially convene ang isang constituent assembly. Sa ginagawa kasi ngayong CONAS, parang nagpapasa lamang ng ordinaryong batas ang dalawang kapulungan. Kung tutusin, yan ang isa pang problema. Sa ordinaryong batas, mayroon pong tinatawag na bicameral conference committee na ang trabaho ay i-reconcile ang mga pagkakaiba ng bersyon ng Senado at ng Kongreso. Para kasi sa isang batas at lalo na po sa isang konstitusyon, kailangan eksaktong-eksakto ang bawat kataga at pati ang mga punctuation. Kung sa butuhan pa lamang ay hindi na nagkakasundo ang bersyon ng dalawang kapulungan, walang magsasaayos nito para sa isang constituent assembly. Susunod, 8 high school students sugatan sa pamarilan sa isang bus station sa Pennsylvania sa Amerika. Pop star royalty na si Sara Geronimo winagayway ang watawat ng Pilipinas sa Billboard Women in Music Awards. At tambalang Snoreen ng Can't Buy Me Love magkakaroon ng bagong project. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Walang habas na namaril ang mga armadong lalaki sa isang bus station sa Amerika. 8 high school students ang tinamaan ng bala. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Pagbasta ng kuhang ito ng CCTV sa Philadelphia sa Amerika, isang asul na kotse ang pumarada sa parking lot. Maya-maya, dali-daling lumabas mula sa kotse ang tatlong lalaking pare-parehong nakasuot ng itim na hoodie jacket at nakamask. May dala rin silang mga baril sa isa pang kuha ng CCTV. Makikita ang mga lalaki na tumakbo papunta sa isang grupo ng mga estudyanteng pasakay na sana ng bus. Hindi na nahagip ng CCTV. Pero walang habas na palang namaril ang mga suspect. Higit 30 beses nagpaputok ang mga gunmen. Makikita sa video na nagpulasan ang mga tao. Nagtakbuhan din ang mga armadong lalaki pabalik sa kanilang kotse at saka tumakas. Sugatan sa pamamaril ang 8 high school students na edad 15 hanggang 17. Ang isa sa kanila, critical ang lagay matapos tamaan ng 9 na bala. Patuloy pang pinaghahanap ng mga pulis ang tatlong gunman habang inaalam pa ang motibo ng pamamaril. Nitong Lunes lang na may naganap ding pamamaril sa isa pang hiwalay na bus stop kung saan mga kabataan din ang biktima. Dahil dyan, umabot na sa 11 mga minor de edad ang biktima ng pamamaril sa lugar. Iniimbestigahan pa kung may koneksyon ang dalawang insidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Pagkatapos ng kanyang biyahe kamakailan sa Australia, nakatakda naman bumisita si Pangulong Bongbong Marcos sa Germany at Czech Republic. Mula March 11 hanggang March 15 ang biyaheng ito ng Pangulo. Mauuna ang kanyang working visit sa Germany kung saan makikipagpulong siya kay German Chancellor Olaf Scholz. Susundan yan ang kanyang state visit sa Czech Republic. Kakausapin ng Pangulo ang mga negosyante sa dalawang bansa para talakayin ang mga oportunidad sa trade at investment. Showbiz Tonight na tayo. Nagbigay pugay kay Jacqueline Jose ang talent management agency niya ngayong gabi. Ilang taga PPL Entertainment ang bumisita sa burol ng aktres. Kabilang sa naghandog ng kanta si KZ Tandingan, ibinahagi ni KZ ang ilang alaala sa veteranang aktres. Nabanggit daw noon ni Jacqueline na suportado nito ang karera ng singer. Present din sa burol ngayong gabi ang iba pang celebrities gaya ni na Randy Santiago at Angelica de la Cruz. March 2 pumanaw ang aktres dahil sa heart attack. Sa Sabado siya nakatakdang ilibing. Eto pa, Pinay Power kung Pinay Power ang ibinida ni popstar royalty Sara Geronimo nang tanggapin niya ang Global Force Award sa kakatapos lang na Billboard Women in Music. Yan at iba pang chika sa report na to. Diyos ko, Lord! Okay, I said, oh my God!
Tinanggap na kanina ni popstar royalty Sara Geronimo ang kanyang Global Force Award sa Billboard's Women in Music. Siya ang kauna-unahang Pinay na nakatanggap na naturang parangal, kaya inalay ito ng singer sa lahat ng Pinoy artist sa buong mundo. The hope that one day this recognition will bridge the Philippines and other nations to create change and positivity in the world through the power of music. Muli, ako po si Sara Geronimo, isang Pilipina. Maraming salamat po. Mabuhay ang OPM. Bago ang mismong awarding, pasabog ding rumampa si Sara sa blue carpet in her fully beaded pink Michael Cinco gown. May pa-special shoutout din si Sara G sa kanyang mommy divine. Women, especially mothers out there, shout out to my mother, Mommy Divine Geronimo. You are the best. You are my hero. I love you very much. Todo support naman ang asawa niyang si Mateo Gudicelli na sumama pa sa mismong event sa Los Angeles, California. May pa-victory kiss pa nga si Mateo kay Sara. Bukod kay Sara G, highlight din ng event ang iba pang female artist gaya ng New Jeans na itinanghal na Group of the Year. Karol G bilang Woman of the Year. Pink Pantheress na kinilalang Producer of the Year at marami pang iba. Muli namang magsasama ang Hit Can't Buy Me Love tandem na Snorin sa isang bagong project. Sa Instagram post ni Maris Racal at Anthony Jennings, all smiles sila habang kasama ang film director na si Jason Paul Laksamana. Pero wala pa silang ibinigay na detalye sa upcoming project nila. Last month lang nang ilabas ang music video ni Darren Espanto na Iyo featuring ang Snorin. Sumikat sila sa seryeng Can't Buy Me Love na napapanood dito sa TV5. Good news naman sa mga Bloom! Magkakaroon na ng first solo concert ang P-pop girl group na Beanie. Inanunsyo nila ito sa press con ng album nilang Talaarawan na bukas na ilalabas. Sa June 28 na ang concert ng Beanie sa New Frontier Theater, Quezon City. May iahatid pa akong showbiz chika, kaya dyan lang kayo mga kapatid! Abangan, mga kawatan, may bagong modus daw para salisihan ang mga nagwi-withdraw sa ATM. Lola sa United Kingdom, viral matapos sumabit sa automatic roll-up door ng tindahan. At American rapper na si Cardi B kumain ng balut. Ready? Ready? Okay. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Pinag-iingat ng PNP ang mga senior citizens na nagwi-withdraw ng pera sa mga ATM laban sa bagong modus na tatawag na Glue Lady. Nasa frontline na balitang yan si Faith Del Mundo. May bago raw modus ang mga kawatan at ang target nila, mga nagwi-withdraw sa mga automated teller machine o ATM. Ang siste, magpapanggap na empleyado ng bangko ang suspect at magkukunwaring tutulungan ng biktima sa pag-withdraw. Ayon sa Philippine National Police, mga senior citizen daw ang madalas na biktima na tinatawag nilang Blue Lady modus. Sa simula, lalapitan ng kawatan ng matanda at kunwaring tutulungan ng biktima. Kapag sinabi na ng biktima ang PIN ng card, ang kawatan ang pipindot sa ATM. Ang hindi alam ng biktima, nilagyan na pala ng glue ng suspect ang cash dispenser para dumikit at makuha ang perang withdraw. Dito na niya sasabihin sa biktima na pumasok sa loob ng bangko at humingi ng tulong. Ang hindi alam ng biktima, nasalisihan na siya at natangay na ang kanyang pera. Naglabas na ng babala ang PNP Supervisory Office for Security and Investigation Agencies kaugnay ng modus na ito. Hindi naman maiwasang maalarma ng ilang kapatid nating senior citizen. Kung hindi ko kilala, hindi ko siya pinapansin. Hindi ko siya, kasi kung kausapin mo siya, hanggat ma-hypnotize eh. Nababahala ako. Kasi matanda na, niluloko pa eh. Diba? Dapat nga, yung matanda yun ang
tutulungan. Si Mang Isagani ayaw na raw tuloy gumamit ng ATM. Ayaw ko nang gumamit dahil kasi dahil nga sa mga lumalabas na modus. Kaya parang nawalan na ako ng gana gumamit ng ATM dahil kasi maraming na balta ako, maraming nang naluloko. Paalala ng pulisya sa publiko, huwag basta-basta maniniwala sa mga taong kunwaring tutulong sa pag-withdraw. Huwag po tayo magtiwa-tiwala sa kung kanino man lang. Maging alerto po tayo sa lahat ng oras. At kung maaari po, kung tayo po ay may problema sa pag-withdraw sa mga ATM machines, sumangguni po kayo sa ating mga security guards. Hinimok din ng pulisya mga security agency na paigtingin ang training ng mga security guards sa mga bangko. Ini-integrate din po natin ito during the trainings ng ating mga security personnel para maging aware sila sa mga common scenarios kapag nasa labas na sila on their post. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Trending ngayon ang American rapper na si Cardi B matapos niyang kumain ng balut. Okay, I'm just gonna eat the yolk first. All right. No, I don't like it. Sa kanyang TikTok video, matagal na raw niyang nakikita ang ibang pagkain o kumakain ng balut. May ininom pa siyang gamot para hindi sumakit ang kanyang tiyan. Ayon sa rapper, okay naman daw ang lasa ng sabaw nito. Sinawsaw naman niya ang balut sa suka. Pero niluwa niya rin ito at hindi nagustuhan. Sabi naman ni Cardi B, baka naman mali lang siya ng paraan ng pagkain nito. I'm just gonna say it's just not for me. But I'm so glad that I tried it. Maybe I did it wrong. Maybe I need to eat it from somebody that knows how to cook it. Extended ng dalawa pang season sa Netflix ang hit live-action adaptation na Avatar: The Last Airbender. They said they're not able to announce a season 2 because they would like to announce season 2 and 3. Sa videong inilabas ng Netflix, kinabahan pa ang cast dahil sa pa-suspense na announcement. Kasama pa rin dito sina Gordon Cormier, Dallas Liu, Daniel Dae-kim at iba pang OG cast. Nag-post din online ang Netflix para kumpirmahin ito. Tampok ang element na water, earth at fire. Bukod dyan, excited na rin ang Avatar fans dahil sa season 2, inaasahang lalabas ang karakter ni Toph na siyang magtuturo kay Aang ng earth bending. Wala pang detalye kung kailan ito ipapalabas. At yan ang latest and hottest sa showbiz tonight. Ako si Jania Lipon. Happy Thursday mga kapatid! Para naman sa ating pabawang pampa-good night, hinangaan online ang pag-rescue sa isang lolang lumambitin sa automatic roll-up door ng isang tindahan sa United Kingdom. Pero mas hinangaan ang pagtatrabaho ni Lola kahit may edad na. Nag-iintay ng pagbubukas ng pinagtatrabuhang shop ang 72-year-old na Lola, pero biglang sumabit sa roll-up door ang kanyang coat. Ayan, nahila tuloy siya pataas. Ilang segundo siyang nakabitin o nakalambitin bago masagip ng isang lalaki. Unti-unti siyang ibinaba sa pagkalambitin. Hindi naman daw siya nasaktan. Masinangaan ng netizens ang working Lola na binansagan ngayong Super Ann sa kanilang lugar. Hanga ako sa jacket niya, tibay eh. Chilio nga, no? Kinaya siya. Or masyadong payat lang si Lola. Oh. Para kayanin siya ng jacket. Tingin ko, alam mo, si Cardi B, mali nga yung pagkain niya ng balot. Paano ba dapat? Dapat may kasamang serbesa yun. Weird nang tinapag niya ilong niya, no? Di wala ka rin nila sa akin. Saan tayo? At yan pong 45 minutes pag-imay sa malagang headline. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matrinong opinion. Kami yung kasangga sa pagbalita. Ako po si Mayan Dos Baños. Ako naman po si Adlinga. Magandang gabi. We'll be right back.